Samantala, balikan po natin si Ian Cruz mula sa Fort Bonifacio. Ian? Yes, Jiggy, dito nga sa Marine Corps Battalion o Pretorium ay patuloy ang pag-uus ng pakiramay para sa 7 nasawing sundalo ng 1st Recon Battalion na itinuturing na isang elite group ng Philippine Marines. Daratingan pa rin, Jiggy, ang mga kaanak, kaibigan at kakilala ng mga nasawing sundalo na itinuturing ngayong mga bayani. Kabilang sa mga bagong dating kanina ay itong si Manong Elmer Pizarro ng Alcala, Cagayan. Pamangkin niya, Jiggy, ang pinakabatang sundalong namatay sa edad na 22 anyos. Itong si Private First Class Rojas Pizarro. Pangarap daw talaga nitong si Pizarro na magsundalo kaya na magkaroon ng pagkakataong makapasok sa force reconnaissance ng Marines ay ginawa niya. Huli raw nakatawag sa kanyang ate ang sundalo ilang araw nga bago yung bakbakan. Dumalaw rin sa 7 nasawi na mga kawal itong si Defense Secretary Walter Gaspin at Jiggy, sa ambush interview natin sa kanya ay sinabi ni Gaspin na hindi pa siya makakapagbigay ng update sa investigasyon dahil may pulong pa siya na dadaluhan ukol nga dito. At ukol naman sa test mission doctrine ng mga sundalo, kailangan daw ito, Jiggy, upang maging mahusay silang mga sundalo. Dumalaw rin sa mural si retired Lieutenant General Nelson Aliaga na namuno rin noon sa Western Mindanao Command at sa Philippine Marines, at sinabi niyang walang perfectong plano para sa isang combat o reconnaissance mission, kaya hindi daw dapat husgahan ang mga napalabang sundalo sa Sulu. Bandang alas 3 ng hapon, Jiggy, ay dumating din upang makiramay si Pangulong Noynoy Aquino. Kinausap niya ang mga naulila ng 7 sundalo at nagbigay rin siya ng tulong. Hindi na nagbigay ng pahayag ang Pangulo na tumaga lamang dito ng ilang minuto. At Jiggy, mamaya nga inaasa makakabiyahin na rin patungo sa kani-kanilang lugar itong mga dadalhing bangkay ng mga sundalo. Pero may iba ring mananatili rito na iahatid naman daw sila sa libingan ng mga bayani. Jiggy? Maraming salamat, Ian Cruz.